And I'm live. Gusto ko muna nga pasalamatan na si Alvin Chio, yung mga nagfacilitate ng bigas kanina para diyan sa Paranaque at saka diyan sa Pasig. Mabuhay kayo. Without you, I will be nothing. Salamat. Although sa akin galing ang bigas, pero ang importante is yung mga facilitator nandyan. Anyway, ito si Romy Diaz. Ito, makakainis ka ha. Parikoy! Dinadali mo ako, parikoy! Dali lang. Asan na yun? Asan na, Romy Diaz? Asan na si Romy Diaz? Sandali lang, parikoy. Asan yung naglalakad siya kanina? Oh, yung may dala-dala sa ako. Pa-share mo na to. Kumusta na kayo? Yeah. Tana. Lalakayan mo ba? Lalakayan mo. Dumating na yung truck natin ha. Yes, okay. Malapit na ang Teka muna. Tatanungin kita. Dumating na yung truck, di ba? Ha, dumating na ang truck ko. Si Romy Diaz na lang ang kulang. Tawang-tawa. Magdala ka ng sako. Bakit? Papalahin mo yung mga bigas ko sa truck. Sa sobrang tuwa ko sa'yo, pinatanggal ko sa sako yung bigas. Magdala ka na ng pala. Ay nako. Anong oras daw sila darating? In the morning, galing sila ng Tiaong? Wow. Dahil natuwa ako sa video mo. Yeah, lagot ka. I-boost lahat ng bigas doon sa truck. Oh, pero daan-daan, baka tumapo na. May ano naman yun, may pala ba doon? Oh, dalin mo yung sako mo na magkatotoo na. Dala-dala ka pa sa ako, ha? O, eto ka ngayon. Magdala ka talaga ng sako. Mga tiga Quezon, mabuhay po kayo lahat. Magandang gabi po sa inyo. Isa pa nga, natutuwa ako eh. Ito po yung dahilan kung bakit pinatanggal ko sa sako yung bigas. Literal na, boss. Ito po yung dahilan kung bakit pinatanggal ko sa sako yung bigas. Erwin, puta, eh, hindi mo na naman ako patutulugin nito eh. Hindi mo na naman ako patutulugin, Erwin eh. Ano kaya no, pagdating niya rito, asan yung isang daang kaban? Ayan, walang kaban eh. Magdala ka sa sako. Sa ako na lang ang kulang. Kaya ganunin kaya natin. Eto na ang bigas. Sa ako na lang ang kulang. Alangya ka.
natuwa ako sa'yo, grabe. Parang gusto kong dagdagan niya bibigay ko dito. Wow! Dagdagan ko kaya? Pag-iisipan ko. Bukas, boss. Kaya dapat masarap ang tulog mo. Para maganda ang ano sa kanya. Oo nga. Matutulog mo na si Daki. Alam mo, Pedro. Hindi bagay sa akin talaga. Hindi talaga bagay sa akin. Alam mo, era. Hindi talaga bagay sa akin, oh, tayo. My God. Ayun na ako. Watching from Dubai, Boss FLM. Hi, sir, pa-shout out. So, update ko lang po kayo. Maaga po bukas, may dumating po tayong panibagong trailer ng bigas. At galing po ng norte. Pero ito po ay mapupunta, itong 500 kaban, sa iba't ibang mga, may parte po ng Laguna, tatlong bayan po sa Laguna, at sa Tiaong, Quezon. Yung iba po ay nabigay na po dito, may mga nagpadala na po ng message sa akin, so yan po ay para sa kanila na. Yung pong susunod, yun na po yung unexpected at baka po makapagbigay na tayo na kahit papano sa gawing Bulacan at makapagbigay na rin po tayo sa ibang bayan. Alam niyo po mga kababayan, nag-iisa lamang po ako. Ako po ay nag-iisa, kasama ko po yung aking mga tauhan. Ibig sabihin po, nag-iisa lamang ako na lumalaban. Sarili kong bulsa po ito. Wala po pinanggagalingan na financier o kung sino man. Sariling bulsa ko. Sabihin ko po na ubus na ho yung pinagbilang ko ng bahay. Ubus na ho talaga. Oo. Saan pa yung anak? Kunin mo nga yung bag ko itin. Doon sa aparador ko. Ay. Buhay. Ha? Ajan lang muna yun. Kita nyo yung truck ng bigas natin, ajan na. Mamaya po, makikita nyo yan. I-upload ko. Arlene Reyeg, Sir, Francis Leo Marcos, God bless po, FLMP Bird, Lodi ng Masa. Salamat po. Pawelwel, pa-shout out Sir Idol Francis OFW from Riyadh Arabian Homes. Maraming salamat po. Rowena Mondejar, good evening. Idol. Paano ba takpan yung mga... si mga to George sandali lamang po at wala man pong malaman nyo ay nako. Po yung sasakyan ko. Makikita nyo, pangalan ko yan. Francis Leo Marcos. Isang sasakyan. Ford Expedition. Ito po isang sasakyan ko. Ito po isa. Another sasakyan ko po ito.
Kung gusto niyo makita yung plate number, ayan o. Ang liwanag unang plate number, BRN25. Pangalan po yan, Francis Leo A. Marcos. BRN25. So, yung mga sasakyan ko. Yung plate number ko po, BRN. Yan po yung tumamang plaka. BRN25 po, ayan. Pwede niyo po i-verify. Mga nagsasabing wala daw ako sasakyan. Ayan o. BRN25. Pangalan ko pong maliwanag yan, Francis Leo Marcos. Ayan o. So, dalawa. Ano yan? Ayan. Ayan. S500 po yan. So, dalawa. Pakikita ko lang yung mga dokumento. Another. Ito po yan. Mercedes. Ford Expedition. Ito naman po ay Mustang. Ito po. Ang plate number po yan. MUS1. Ayan. Mustang po yan. Nakalagay po pangalan ko rin. Francis Leo Marcos. O gusto nyo isa-isahin ko, walang problema. Tatlo. Tatlo na ho. Tatlo na yan. Ayan. Tatlo na ho yan. Alam nyo kung gaano pa ang karami? O, eto pa ho. Dami ho. Eto na ho yung tatlo. Kaya lang, mauubos yung oras ko sa vlog. Kapag inisa-isa ko ho. O, ayan. Mustang. Mercedes-Benz na S500. Ford Expedition. At nakalagay nyo, BRN25. O, ibig sabihin, plaka ko yun. Dali, may nahanap lang ako rito. Mga disease order, yung mga kaso-kaso. Acquitted order. Is it order? Acquitted. Dismiss. Yeah. Yung pong nakapending ko na arrest warrant na violation of RA 8050 or anti-optometry law sa Baguio City, nung 2009 po yon, nag-contact po ako ng Optimum Eye Care Program in the benefit and in the welfare of all the less fortunate people of the society. Kinasuhan po ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists yung violation of RA 8050 anti-optometry law. So yun lang po yung alam kong kaso. Dahil kaya hindi ko pa ho pinadidismiss is because patuloy pa po ako nag-humanitarian. Para hindi po nila ako makasuhan ng the same case. Pero may deceit order po ako. Ayan po. May deceit order po ako. Kaya sinasabi nila na at large ako, hindi po. Ayan, may deceit order po ako. Ayan po yung deceit order. Pirmado po yan ni Judge Oscar P. Noel. Yung sinasabi nila na may arrest warrant ako na pending na violation of RA 8050. Ito po. Ang ibig po sabihin kasi ng RA 8050 or anti-optometry law, it is only applicable. It all po ito, it all. Ibig sabihin, marami po kami.
Kasama po lahat ng mga doktor. Kinasuhan nila kasi wala na akong kinikita yung optical clinic sa Baguio eh. Biruin nyo, nasa plaza lang kami. Namimigay kami ng libre salamin. Yun po, sa lahat na matatanda, noong 2009 pa po yun. So, kinasuhan po kami ng violation of RA 8050 et al. As in harassment. Pero it's okay po. Dahil, yung po kasing violation of RA 8050, it is only applicable to non-graduate optometrists na nagpa-practice. Eh, hindi naman po ako yung nagpa-practice. Ayaw ko lang yung chairman ng foundation para magbigay ng libreng salamin sa mata sa mga mahihirap. Aha. Eh ngayon, sabi ko po sa judge, patuloy ho ako nag-humanitarian kasi gusto kong makatulong eh. Lalo na dun sa mga tao na wala talagang pambayad sa optical clinic. Ayun po. At may kasama naman po akong mga licensed doctor. Katulad nila Dr. Balingit. Ayan eh. Marami ho, marami kaming doc, marami akong kasamang doktor. So sabi niya, bigyan na lang kita ng disit order. Ayan. Pero kung gusto mo yan pa-dismiss, dad, punta ka lang ng Baguio, ipakita mo yan doon sa judge, dismiss na yan. Wala na yan. Apo. So yun po, hindi po ito heinous crime. Actually po, ang bail lang dito is 500 pesos. Tapos kung guilty, makulong ka ng one day. So, ito yung pinagpipilitan ng mga hinayupak na vlogger na ako raw ay may warrant of arrest. Totoo. Ito ho. Ayan ho. Screenshot nyo. Ayan. Violation of RA 8050. Ayan ho yung disease order. Okay? Yung sinasabi ho nilang kaso ko sa Mindanao, eto po. Kinasuhan ho ako ng estapa, pero ang nakalagay po dyan, dismiss. Ayan. Yung isa pa hong kaso ko, the same thing, acquitted. Sandali, oh, hinahanap ko lang. Kompleto ako niyan. Parang ayaw magsitahimik eh. Sandali lang. Ano ba hinahanap ko? Ah, yung pinagbilan ng bahay. Wala. Isang kumpanya ko, BCFM Holdings. Hello, mga kapit. Sandali lang po. Gusto ko kasi na makita nyo kung ano yung aking sinasabi at baka sabihin nyo kung ay puro biro lang kung ang aking ginagawa. Sandali po ah.
galing. Dahil yung dami yung ano eh. Daming dokumento. Anyway, batiin mo nga muna itong mga tao rito. Liga rito. Batiin mo. Lakasan mo yung mga... Eh, ikaw na dyan. Meron, kita mo dyan? Kita mo? Ingit lang yan, boss, Francis. Hindi. Kailangan natin... Kailangan natin ng prueba na talagang ako'y nagbenta ng bahay. Coco Bonsai Martin at Malur TV. Hello po. FLM Lover 2. Maria Fendiga. Ingat po kayo palagi, sir. Mm-hmm. Kuya J. Art and Craft. Baka sabihin nila, puro kwento yung ating ginagawa, mahirap na. Emmanuel Lorenzo. Hello po. Brian German. Baka sabihin, saan galing itong pera pinang-uubos ko eh. Eto. O, pinagbilang ko ng lupa, at saka bahay, house and lot. 40 manok. Kabise.tv. Chris Castro, Janelle, Tesson Juan, Richard Pontalia. Eto. Yung land title. Ko. Sana ho mabasa nyo. I-highlight na lang natin yung gitna. Ayan. Ayan o, pati address. Ayan. Yan o, pangalan ko yan. Tax declaration o. Ayan, tax declaration. Pangalan ko rin ho yan. Sabi, nagbabayad ho ako ng tax. Baka sabihin is... notice of assessment. Ayan o. Certification na... Ako ho ang may-ari. Ayan o. Yan. So, yan ho yung mga... Kasi ang hirap po ng mga wentong kutsero, eh, no? So, eto ho galing sa Quezon City Treasurer's Office na ako ay nagbayad na. O, eto ho. Ayan. So yun, binenta ko siya ng 40 manok. Ala, paubos na. Aray ko, aray ko. Paubos na. Paubos na. Pero okay lang. Basta importante, patulong tayo. Salamat po sa mga lahat ng tumanggap ng challenge. Gusto kong liwanagin bukas. Chaong Quezon, San Antonio, Quezon. San Antonio ba? Opo. Andito na po yung truck nyo. Andito na po yung truck nyo. Nandun na sa baba. Kayo na lang ang wala. Kayong mga pick up na lang ang wala. Hoy, Romy Diaz, nauna pa yung truck ko bago ka dumating. Nauna pa yung truck ko kaysa sa sako mo. Baka mapag-tripan pa rin ko, sir. Isa-isa yung mabuti, no? Nga, no? Ano kaya, no? Mapag-tripan ko? Buksan ko kaya lahat, no? Oo, na-chao. Tapos doon nila isako, no? Senator Francis, pabati naman po kami dito sa Saudi Arabia. Oh, binabati ko yung mga taga-Saudi Arabia. Mabuhay kayo. Senator Francis. Ay, wala. Huwag pag ganun. Ako hindi ka kandidato. Mag-aartista ako eh. Eh, boss, anong gusto mo pag naging artista ka? Kontrabida.
Rapist. Hindi naman bagay sa akin maging bida eh. Oo nga po, say. Di bagay. Kita mo nga oh, ngayon pa lang eh. Kontrabida ka na sa mata nila eh. Ah, kontrabida. Watching from Dubai. Gusto ko lang umuwi. Apply ako sa'yo, idol. Sure. Oh, yung mga small time vlogger, magyakapan kayo. Ha? Mga subscribers, supportahan niyo yung mga vlogger natin. KM, salute! Good Samaritan TV, FLM. Wala nang credibility ang mga basher ni FLM. Ha ha ha. Patawarin nyo na lamang mo sila. Napakarami na unilang nilabas. Kung ano-ano, samot sari. Kampung akin, dinonate. Nandito. Sandali po. Donate po ako ng simbahan doon. Sandali lamang po. Para makita nyo na hindi po naman, hindi po. Hindi po tayo tao. So ngayon, gumawa ho sila ng fake account. Ang Bayan ng Ramon, nagsalita po sila na nag-donate dito ng lupa, namigay ng lupa si Sir Francis, ay napahiya na ho sila. Sa pagkakapahiya ho nila, hindi na ho nila alam kung ano yung kanilang gagawin. So ngayon, Ramon, at papatayin daw ho yung mayor. Tingnan nyo kung gano'ng kawawalang yan. Tawang mo yan. Di ho ba? Parang napakasakit isipin na bakit kailangan yung... Naku, Diyos ko. Inaalarma niyo yung kapakanan na, despite of may COVID. Ang kanina nga yung sinabi nung basahin natin dito sa live. Ito po. Ito yung ginawa nila. Tinakot nila yung mayor. This is concerned the recent post circulating and by self-proclaimed MPA who imputed baseless accusation against my family. I know this part of a politic and it's easy to dismiss such lalo na wala ka namang magandang biro ang manakot sa buong bayan. So we can yield to your hidden agenda. We highly condemn this act given that we already experiencing this coronavirus. Sa mga kababayan naming natakot, wag po kayong mag-alala dahil ongoing na ang investigasyon ng kinauukulan hinggil sa taong ito. Screenshot post para hindi na magdulot ng unnecessary stress and panic sa ibang taong makakabasa. Rest assured that the person behind this black propaganda will be meted out the penalty he deserved. And to the man behind this, I dare you to come out, show your proof, do not hide behind your fake names. From Danny Valdez to Dominador Apayao, real quick, matagal-tagal pa eleksyon, saka na kayo mamulitika. Grabe, oh. Tinakot yung buong bayan for their self-interest. Yes. So, yun know, mga kaibigan. At binabati ko si Res Cortez. Si Kuya Res, oh, binabati ko yan. So, mga tigatiaong Quezon, ha? Mga tigatiaong at tiga San Antonio, yung bigas nyo nandito na. At yung iba po, hintay lang po doon sa aking panibagong truck. At darating po yan. Okay? Ito po. Ready na. Chaong Quezon, 100 sacks of price. Pick upin nyo na po bukas ng umaga kung anong oras kayo darating. San Antonio, Quezon. Care of DZRH. Henry Yuri. Ayan po. Mabuhay po kayong lahat at magandang gabi po. Magtulungan po tayo, lalo na yung mga vlogger dyan. Magtulungan tayo, yung po mga kababayan ko, suportahan nyo po yung mga ibang vlogger para kumita po sila sa kanilang hanap buhay. At pagkatapos po maghanap buhay, ay tutulong din po yan sa atin. Sana po matapos na itong pinagdadaanan natin pandemic, nang antayo po ay makarating na sa ating normal na buhay.
Hanggang sa muli po, nananawagan ako sa lahat ng taong may kapasidad na tumulong sa ating bayan, tumulong po tayo. Gawin nyo na lamang po ay bumili kayo ng bigas, kung ano man yung kaya nyo, matulungan nyo isa, dalawang kapitbahay nyo, okay na po yun. Hingit po kailangan natin ng pagkakaisa at pag-uunawaan. Sana po makalampasan ng ating bayan ang pinaglalapanan nating epidemya. Uulitin ko po, the only thing for the evil to go triumph is for those good men and women to do nothing. Let's do something. Mahal ko po kayong lahat at kagaya po ng naipangako ko, I'm willing ho ako na matulog uli sa bangko at kumain ng kanin sa saha ng saging kung ito ang hinihingi ng pagkakataon. Maraming salamat po sa inyo. Huwag na ho kayong makipag-away sa mga basya. Huwag na ho sayangin ang oras nyo sa kanila. May proper forum po para dyan. Hanggang sa muli po, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Magandang gabi po sa inyo at pagpalain nawa po tayo ng dakilang lumikha. Abangan nyo po yung aking susunod na challenge. FLM Fever.